Ayun mga kapatid, magandang araw, no? I-update lang po natin ngayon mga kapatid yung binaba nating makina na Easy Ride the 150Q, ano, yung Motorstar na katok yung makina. So ipapakita natin sa inyo, ipapasilip po natin ngayon yung connecting rod, ang crankshaft na buo, kung ano nangyari, ano. Kung napanood nyo po dun sa aking vlog na Epinos nung itong bagong susundan itong ating ipopost is nabaklas na natin, ano. Sa ngayon is talagang hinati na natin yung kanyang crankshaft para makita po natin yung diferensya kung ano ang naging sandi, bakit maingay yung kanyang makina. So yun, punta na natin mga kapatid. Let's go! Ayan mga kapatid, dito na nga yun, ano, yung ating buong crankshaft na pinamachine shop natin. The same time, ang kasamaan pala, hindi natanggal yung pin na pagpapamachine shop. So yung kabila pa lang ang natanggal. At ito, natanggal na rin natin yung malaking bearing dito. Yan, ito yun. Yung kanyang bearing sa side na yan, na 6207 X or times 2. Tapos, may slash pa, malabo yung camera. Yan, C3. Yan, tapos ang kanyang connecting rod. Yan. At ito po ang nangyari sa kanyang stick bearing, no? Mapapansin nyo, yan. Pinaglagay-lagay ko lang yan dyan. Actually, nakatayo talaga yan. Kasi basag ka ng kanyang bahay. So, hindi na natin siya itatayo yung kanyang mga stick bearing. At ganito po ang itsura kasi dapat yan. Yan. So, dapat yan is nakatayo. Ano, at ito ay nakasuksok dito sa kanyang pin. Yan. Pero ito ay hindi po ito kasukat, ha, kasi ito po ay maliit kung ilalagay natin dito. Ayan, pansinin nyo. O, luwag. So, hindi po siya kamats. Pasok lang siya dun sa pin. Pero kasi kung mapapansin nyo yung kanyang stick nito is malalaki. Itong nakakabit talaga na stock. Unlike dito sa pinapakita ko po sa inyo. Matataba ito, ano? Ito. So, pansinin nyo to na matataba siya. Kung ikukumpara natin naman dito sa stick bearing na to, diba, magkaiba sila. Kasi ito sa Bendix drive or starting clutch nakalagay. Hindi po siya dito sa connecting rod. So, pag-uusapan natin to ngayon mga kapatid, itong diferensya nito, no, kung paano naging ganito siya kaingay. So, papakita rin natin sa inyo kung ano ang naging sanhi. Bakit nadurog siguro o hindi siguro, talagang durog na durog. Ayan, pansinin nyo naman, durog na durog na. So ngayon dito tayo sa itatopic natin to ngayon. Huwag na natin putulin tong video na to, no? Tuloy-tuloy na lang natin hanggang sa matapos tayo yung ating pagpapaliwanag sa inyo. So itong kanyang crankshaft mga kapatid, ito, ayan. So isang buwan lang to na kumatok. Pansinin nyo tong gatla niya rito. Ayan, ang lalim. Ba? Kung papansin niyo dito sa kabilang side na pantay pa. Ayun, so pantay pa siya rito. Hindi kagaya dito sa kabilang side. Ayan, pag iniikot natin, ayan, makikita natin ang gatla na niya. So malaki na ang kinain, ba? So ito ay isang buwan mayigit. Sabihin natin na kasi galing kami ng Daraitan last month. Katapusan ba yung vice? Nagpunta tayong ano? 26 yata. 24. Last month ka. Nagkagaling tayo last month. Kinabukasan nun is kumatok na ang kanyang makina. Hanggang sa ibinayahe pa niya to last month ng katapusan ng Bicol. So nakarating pa to ng Bicol mga kapatid. Pero ganun na ang ingay niya, no? Kahit nakarating na siya ng Bicol, ganun na yung ingay niya. Tinakbo pa rin. So, nung isang araw lang to bumigay, June 6. So, June 6 bumigay. So, halos isang buwan pa bago nagamit. Pero yun nga,
Mayroon na siyang lagitik nung time na yun na sabi ko nga, kailangan na natin maibaba yung makina. Eh ang problema nga daw kasi is wala siya magagamit. So kung ito ay naibaba, hindi mangyayari ito gantong kalaki ang kain. Pero papalitan na rin naman, di ba? Kasi pagka halimbawa kumatok na yon, may sira yung stick bearing. Kung sa time na yun na sinabi ko na ibaba na yung makina or ilagay na rito, hindi siya magiging ganito yung kanyang stick bearing. Hindi magiging ganyan ang itsura na talagang durog na durog. So kasi ito ay ang laro nito mga kapatid is pag ano naman. Yan, umiikot-ikot lang yan dyan, halos ikot-ikot lang. So nasira na yung kanyang bearing, kaya nagkaroon na siya ng alog. Ganyan. Kaya ang nangyari is engine knocking or katok na yung makina niya. At nangyari nito, tumirik na kasi nga nadideform na siya rito. So hindi na nakakaikot na maganda yung ating crankshaft assembly. Diba? Itong ating buong sigunyal na tinatawag. So hindi na siya nakakaikot gawa nga nung misalign na siya. Disalign na. So hindi na maganda yung kanyang naging forma. So gumagano na siya rito sa tumatabi-tabi dito sa kanyang pin. Kaya nangyari, may tendency na hindi na siya aandar. Aandar man, saglit lang, mamamatay uli. So kung hindi sana napabayaan, di ba? Ganun pa rin, papalitan pa rin. Yun. Papalitan talaga. Ang tingin ko kasi rito, medyo ano ang bahay kasi nito, medyo maliit ang pinaka ano ng stick bearing, no? Ayan, oh, papansin ninyo, lata. Ang style kasi ng stick bearing na ito mga kapatid ay ayan, pinahiga-higa ko lang yan. Kompleto pa rin naman ang bearing pero durog na talaga. Is nakatayo siya ng ganito. Ayan, nakaganyan. Ayan. So, hindi na sila tumatayo kasi wala nang ano eh. Wala nang kakapitan na kabila. Ayan, ganyan. Yun. Nakaganyan yan siya. Parang ganito rin. Tapos may bahay pa rin siya nito. Pero ayun, dahil nga sa durug-durug na rin, kaya nangyari, ayan na, kinain na yung kanyang pin. Diba? So parang hindi ko sure. Nagiging ganito rin kasi yung ibang tunog ng ibang mga unit natin ng Easyride FI. Maraming gano'n na tunog yan. Mayroon pang isa rito na nagpunta rin. So siya nga nagpabaklas nito. Nasabi ko ano nyo muna para matest natin o makahanap tayo ng kasukat ng connecting rod at saka ng kanyang pin. No? Yung pin at saka yung itong bearing, stick bearing. Para kung halimbawa man is makakabili tayo aftermarket kung ano ang kahalintulad. Kasi wala naman problema ang kanyang mga side bearing eh. Yan, itong mga side bearing niya okay naman, walang naging diferensya. So ito talaga siya. Papansin niyo yan. Lalo pa yan kung halimbawa na nasa loob ng makina yan, mas maingay pa dahil sa lakas ng ikot ng makina nito. Sa lakas ng pwersa. Ayun, laro lang po ng kamay yun, kaya ganyan na po ang ingay. So ano pa kung nasa loob siya ng makina, di ba? So yun, i-update natin sa inyo mga kapatid kung tayo ay makahanap ng aftermarket na halimbawa man na magkakasukat nito. Kasi hindi po tayo makakabili ng connecting rod lang. Wala po silang stock sa spare parts sa Caloocan. So ang mangyayari nito is bibili kayo, halimbawa may ganito ang sira ng motor nyo, assembly, sambuna, kasama na ito lahat. Sasalpak na lang. At ang masaklap kasi doon is kalahating buwang sahod kasi ang presyo niyan. Nasa kay Master Dominic, shoutout, 47 na isa nito, isang set. So isa salpak na lang naman yun. Shoutout kay Master Dominic Garcia. At syempre kay Kuis, shoutout. At kay Master J. Medulora Timpasay, kay Jason Lugmao, King GY6. At syempre kay Sopast Moto, yan, ng Ilocos Norte. Shoutout po sa inyo lahat yan. Sa ating mga ka-community, shoutout sa inyo lahat. Mga kapatid, sa lahat po ng mga mekaniko, shoutout po sa inyo lahat. So yun, mga kapatid, antabayaran nyo na po sa aking YouTube channel at syempre sa aking page, sa Facebook page, kung makakahanap po tayo ng kasukat ng ating connecting rod. Ano? So sana, hopefully, makahanap po tayo para madali natin masolusyonan
na makatipid tayo ng ating pyesa. Kasi pag isang buo talaga ang bibili natin is masakit sa bangs, kagaya ng anong aking caption doon sa aking video. So yun, maraming maraming salamat. Shoutout sa RCU at siyempre kay Vice, shoutout. Yan. Shoutout po sa iyo lahat mga kapatid. May sasabihin ka pa? Wala na. Wala na. Wala na. Nawala na yung sasabihin ni Vice. Shoutout, shoutout. Nakalimutan. Oh, so yun mga kapatid, shoutout po sa iyo lahat at ingat po tayong lahat sa ating mga biyahe. Maraming maraming salamat po. Update po ako pag buwas na nakabili na po tayo ng unit. Thank you mga kapatid. Ingat po tayong lahat.